Asahan na po ang pagmahal pa ng mga sigarilyo. Oras na may sa batas na ang panukala para sa panibagong excise tax o sin tax. At kasama na rin sa bubuwisan diyan ang mga vapor product sa mga vape o yung tinatawag na e-cigarette. Narito ang report ni Jam Sisante Kaiko. Bago magtapos ang huling araw ng sesyon ng 17th Congress, inihabol ng mga senador ang panukalang magtataas ng buwis sa tabako. Sa ilalim ng Senate Bill 2233 na ipinasa ng Senado, manadagdagan ng 10 piso sa susunod na taon ang ngayon 35 pesos na buwis sa bawat pakete ng sigarilyo. Tataas uli ang buwis ng 5 piso kada taon hanggang umabot ito sa 60 pesos sa 2023. Pagkatapos nito, tataas pa uli ng 5% ang buwis. Pati ang mga alternatibo sa Yossi, bubuwisan na rin, tulad na lang ng vapor products na nilalagay sa e-cigarettes. Papatawan ito ng 10 pisong buwis na tataas pa depende sa rami. Isa sa mga dahilan sa pagpatong ng dagdag buwis para mabawasan ang bilang ng mga naninigarilyo sa bansa. We want to discourage at least 1 million new smokers. Especially karamihan doon magagaling sa kabataan talaga. Kung hindi mo itataas yung buwis, yung status ko, ang bagong money ni Garillo ay aabot sa 250,000 per year. So yun yun, yes. And you will also continue to have about 117,000 deaths due to smoking related. Ang bersyong ipinasa ng Senado, agad ding inadopt o ginamit na ring bersyon ng Kamara. Ibig sabihin, pwede nang mapapirmahan ng panukala kay Pangulong Duterte para tuluyan ng mais sa batas. Kapag pinirmahan ni Pangulong Duterte ang Tobacco Tax Bill, inaasahang makakakolekta ang gobyerno ng nasa 15 billion pesos sa susunod na taon. Ang halagang yan, idadagdag sa pondo para sa Universal Healthcare Program na naglalayong isailalim sa PhilHealth coverage ang lahat ng Pilipino. Jam Sisante Kaiko, GMA News.